Hello mga ka-wisdom! Welcome to Wisdom is Power Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, mag-comment at i-share ang video ito. Click mo na rin ang notification bell to receive more wisdom videos na tulad nito. Salamat! Pag-uusapan natin ngayon about phase sequence. So, what is a three-phase system? A system of electrical energy generation and transmission in which there are three phases and the phase displacement is 120 degrees or one-third of a cycle. So here is a three-phase sinusoidal system and its rotating equivalent space vector. So makikita natin umiikot yung ating mga vectors. Okay? So meron tayo ditong black, green, and blue and red, and dito sa kabila ay red, blue and green. So this is just a representation of a motor and three phase motor, three phase generator, and we have here a sinusoidal wave. So phase sequence is defined as the order in which the three phases attain their peak or maximum values. We have two category of phase sequences. The one is ABC sequence or the positive sequence. And the other one is ACB sequence or what we call the negative sequence. So ABC sequence, mapapansin natin yung ating rotation ay RYB, or mauuna si red, then yellow, then blue. At ang kanilang mga displacement, starting from 0 degrees, negative 120 degrees, then negative 240 degrees, or kung mag-clockwise direction ka, you will get a positive 120 degrees. So ito yung ABC sequence natin o tinatawag natin positive sequence. So dito sa ABC sequence, katulad nito, no? Yung V sub A natin, AN, magro-rotate siya in a counterclockwise direction. So kapag nag-rotate yan in a counterclockwise direction, itong V sub AN natin, pupwesto ngayon siya dito sa pwesto ni ACN, itong BBN susunod pa pa rito. Okay? So, mangyayari yan, ganito ang itsura. So, yung V sub A natin, nag-move na dito sa taas. Yung VB sub A natin na nasa baba, dito na pumesto sa right side natin. At yung CN, bumaba na rito. Okay? They are separated 120 degrees each. Okay? Then, iikot uli siya ng in a counterclockwise direction. So itong BBN, tataas ngayon dito sa pwesto ng BAN. Itong C, B sub CN, dito ngayon siya po pwesto sa ating horizontal line. So ganito ang mangyayari nito. So magtutuloy-tuloy lang ang ikot. So ABC sequence A, ang kasunod niya ay B, kasunod niya ay C. And this is also what we call positive sequence. Sa ACB sequence naman, so ang reference pa rin natin ay yung B sub AN, yung mag-start sa A. Then ang kasunod niya ay C. Then kasunod ay B. That's why we call this ACB sequence or the negative sequence. So ganun din. So starting from B sub AN, so iikot siya ng counterclockwise. So pag ikot ng ating wheel, so yung A sub N tataas siya at itong A B sub CN susunod siya rito, okay, sa horizontal line. So ito ang mangyayari dyan. So yung AN natin tumaas na, yung B sub N bumaba, itong C sub N pumunta dito sa ating horizontal line. So kung iikot na naman to in a counterclockwise direction, so itong CN tataas, itong AN bababa,
itong B sub n po pwesto doon sa pwesto ni Cn previously. So, ganito na. Okay? So, magpapaikot-ikot, ACB sequence o tinatawag nating negative sequence. So, kailangan natin i-consider yung angle of rotation. The counterclockwise direction gives positive angle value while the clockwise direction gives a negative angle value. So, alam natin na sa ating Cartesian plane o sa rectangular plane natin, itong nasa positive x-axis ay meron tayong 0 degrees at itong positive y-axis ay merong 90 degrees at itong left or negative x-axis natin ay 180 degrees at itong negative y-axis natin ay merong value na 270 degrees. Then babalik siya rito, 360 at magtuloy-tuloy lang ang ikot. So, kailangan natin itong consider angle of rotation para alam natin kung ang value ng angle natin ay positive or negative. So let us assume na meron tayo ditong arrow or vector. So kung iikot ang ating measurement ng counterclockwise from 0 degrees, ang ating reference ay 0 degrees, or ang ating starting point ay 0 degrees. So let us assume na ang reading ng ating angle na to ay 135 degrees. So, coming from the positive angle, positive x-axis. Then, kung mag-i-start naman tayo in a count, clockwise direction, this is sa positive x-axis pa rin or 0 degrees, iikot siya ng clockwise. So, ang value niyan is 360 minus 135. So, that is 225 degrees. So since tayo ay clockwise ang direction natin, so sa halip na 225, gagawin natin siyang negative 225 degrees sapagkat yun ang ating rules. Kapag clockwise direction, it will give us negative angle value. So let's have another example. Kung meron naman tayong arrow dito at susukatin natin yung angle natin, so in starting from 0 degrees in counterclockwise direction, so i-assume natin na 210 degrees yung angle na tinakbo. Then kung dadaan dito tayo sa kabila in a clockwise direction, so that will be 360 minus 210. So this will give us 150 degrees. But since ang clockwise direction natin gives us negative angle value, this should be negative 150 degrees. The same arrow ang tinutukoy natin. So let's have practice problem number one. So a three-phase generator is running in CAB rotation. What sequence is this? So ABC, mag-i-start tayo ng ABC. Let us assume ABC. Then ABC again, magpapaikot-ikot yung ating wheel. Then ABC ulit. So, dito sa mga letters na ito, makakabuo tayo ng CAB. So, ibig sabihin, yung CAB natin na rotation ay pwede nating sabihin siya ay ABC sequence. So, practice problem number two. So, determine the phase sequence of the set of voltages. So V sub A is equals to 200 cosine omega t plus 10 degrees. V sub B is equals to 200 cosine omega t minus 230 degrees. V sub C is equals to 200 cosine omega t minus 110 degrees. So we are asked to find the phase sequence of this set of voltages. So, alam natin na ang sequence lagi natin, regardless kung ABC siya or ACB, ay laging merong ganitong format. 0 degrees, negative 120 degrees, negative 240
degrees. So, yung pangalawang phase, lagi siyang merong minus 120 degrees. So, galing doon sa reference point natin. So, ibig sabihin, yung 200 angle, 10 degrees natin, babawasan lang natin ng 120 degrees para sabihin natin siya yung kasunod na rotation o magro-rotate. So, yung kasunod na phase is equals to 200 angle negative 110 degrees. Yun naman pangatlong phase, so assuming hindi pa natin alam, ay magma-minus lang tayo ng 240 degrees sa ating reference. So ibig sabihin, ang reference natin 200 angle 10 degrees, magma-minus lang tayo ng negative 240. So ibig sabihin, yung pangatlong phase is equals to 200 angle negative 230 degrees. So, since yung ating pangalawang phase o yung sumunod na phase doon sa ating reference is 200 angle negative 110 degrees, ay umiksakto dito sa value ng B sub C. Ibig sabihin, siya yung kasunod ng B sub A. At yun namang B sub 3 natin o yung pangatlong phase na may value na 200 angle negative 230 degrees, nagkataon na siya yung B sub B. Ibig sabihin, ang sequence natin ay A, C, B. Practice problem number 3. Given that VBN is equals to 110 angle 30 degrees volts, find V sub AN and V sub CN assuming a positive or ABC sequence. So, ito yung ating given, V sub BN is equals to 110 angle 30 degrees volts. So, para makuha natin yung V sub AN, okay, so ito na naman ang ating sequence, 0 degrees, negative 120, negative 240. So, para makuha natin yung A sub N or V sub AN, that is 30 plus 120 degrees. Para naman makuha natin yung CN, that is equals to 150 degrees minus 240, or that is 110 angle negative 90 degrees. Or, kung susundin natin yung angle of rotation natin, yung V sub CN natin ay equivalent din sa 110 angle 270 degrees volts. So, practice problem number 4. If in an ACB phase sequence, V sub AN is equals to 10 angle negative 20 degrees, then what is the value of V sub CN and the value of V BN? So, if the value of V CN is equals to 100 angle negative 20 degrees minus 120 degrees, sapagkat siya ay ACB, ibig sabihin, ang kasunod na sequence natin is yung V sub C. So, ang kasunod lagi ng pangalawang phase sequence natin ay C. Lagi naman tayo magma-minus ng 120 degrees sa pangalawang phase or rotation. So, ibig sabihin, para makuha yung V sub CN, yung reference natin na 100 angle negative 20 degrees, magsusubtract lang tayo ng 120 degrees. So, ito yung sagot natin, 100 angle negative 140 degrees. Para naman sa value ng V, VN, so magma-minus lang tayo ng another 120 degrees. So, that is equals to 100 angle negative 260 degrees. So, kung susundin natin naman yung angle of rotation, itong VBN natin is equals to 100 angle 100 degrees positive. Okay? Positive 100 degrees. For practice problem number 5, determine the phase sequence of a balanced three-phase circuit in which VBN is equals to 208 angle 130 degrees and
BCN is equals to 208 angle 10 degrees. So we are asked to find the phase sequence again. So if BC sub n is equals to 200 angle 130 degrees, isusubtract lang natin yung negative 120 para makuha natin yung kasunod. So that is B sub CN is equals to 200 angle 10 degrees. So the answer is equals to A, B, C. So what is then the value of B sub AN? So para makuha natin yung value ng VAN, simply yung kasunod na phase rotation, VBN, ay paplasan lang natin ng 120 degrees. So ibig sabihin, the value of V sub AN is equal to 200 angle 130 degrees plus 120 degrees. The answer is equal to 208 angle 250 degrees. Or, pwede rin naman tayo mag-add ng 240 degrees doon sa CN. So, that is equals to BAN is equals to 208 angle 10 degrees plus 240 degrees. So, the same value ang makukuha natin. Whether mag-add tayo ng 120 degrees doon sa BBN or mag-add tayo ng 240 sa ating B sub CN. So that is equals to 208 angle 250 degrees. So that's all mga ka-wisdom. Again, bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, mag-comment, at i-share ang video ito. Click mo na rin ang notification bell to receive more wisdom videos na katulad nito. Thank you at kita-kits sa next wisdom video.